Hello mga kababayan, magandang gabi, magandang tanghali, magandang umaga po sa ating lahat. Good morning, good afternoon, good evening everyone. Sa ang sulok man ng mundo tayo naroroon, gaya ng sinabi ko dati na saan man ako makakarating ay kasama po kayo. So mga kababayan, ito na po ang pinapangako ko na lahat ng mga napuntahan ko kasama kayo. So mga kababayan, nandito tayo ngayon sa Lapu-Lapu Mactan Shrine. Saan ba ito banda mga kababayan? Saan nakalagay? Kasi po bakit laging may Lapu-Lapu? So mga kababayan, sa konting kaalaman lang po, no? Or brief history. Sa hindi po nakakaalam ng Lapu-Lapu Mactan Shrine, ito po mga kababayan, i-share ko po sa inyo, lalo na po yung mga kabataan natin ngayon na nakalimot na po sa ano natin, mga ninuno natin. At saka para po ma-refresh, no? Isa lang po itong ano mga kababayan, brief history or kunting kaalaman. So, sila pula po mga kababayan na ano siya? Ang location po niya is in Punta Engano, Lapu-Lapu, Cebu. Stands a 20-foot bronze statue in honor of Datuk Lapu-Lapu, a native chieftain who defeated Spanish and killed Portuguese explorer Ferdinand Magellan in the Battle of Mactan in 1521. This monument stands as a reminder of a Filipino bravery. Mga kababayan, importante po, no? Na hindi po natin makalimutan ang mga ninuno natin. Kung ano po ba ang mga nagawa nila. Kaya bakit po ba pinagawan siya Lapu-Lapu ng monumento? Sa mga hindi po nakakilala mga kababayan, si Lapu-Lapu is a national hero of the Philippines. Lapu-Lapu victory at the Battle of Mactan established him as national hero of the Philippines. His name, once little known beyond the shores of Mactan, became synonymous with bravery and resistance. So, ganun po mga kababayan, no? Mataas po ang history na yan mga kababayan, pero kinukuha lang ko lang po yung maliliit na ano, information tungkol kay Lapu-Lapu. Marami pong magtanong siguro na bakit po ba Lapu-Lapu? Bakit po ba Lapu-Lapu Airport or Mactan Lapu-Lapu Airport? Bakit po ba ganyan? Kasi po mga kababayan, si Lapu-Lapu is a hero na nakipaglaban po sa mga Spaniards. Kayo na lang po ang bahalang mag-ano mga kababayan, no? Sa ano, sa world history. Konti lang po ang binigay ko. Para lang po refreshing kung ano ba talaga si Lapu-Lapu. Bakit ba siya mayroong monumento sa Lapu-Lapu Mactan Shrine? At saka mga kababayan, konting tips lang po. Kung sino po yung nasa malayo na gustong magpunta sa Cebu na mag-eroplano, malapit lang po ito sa airport. Minutes lang po. At saka
Ano po mga kababayan, para makita po ninyo ang monumento ni Lapu-Lapu, ma-feel nyo talaga pag nasa shrine kayo. Kasi makita nyo po doon ang history niya. Bakit ba ganun siya, tinanghal siya na hero? So, yun po mga kababayan, no? At saka paalala ko lang po sa gustong magpunta, na gustong makatipid. Mga kababayan, kung magpunta po kayo sa Lapu-Lapu Mactan Shrine, mag-taxi lang po kayo. Kasi makamura, makatipid po kayo. Kisa mag-ano po kayo, mag-tourist bus. Pricey po siya. May kamahalan. Pero, komportable din po kayo. Sa taxi po, mga kababayan, mabait naman po ang mga taxi driver dito. Metered taxi lang po ang i-ano nyo. Dadalhin po kayo doon sa Mactan Lapu-Lapu Shrine. Mas maganda talaga mga kabayan na makita nyo ng personal ang monumento ni Lapu-Lapu. At saka, ginawa ko po ito mga kababayan para ano na po, boosting na po sa ano ng turismo ng Pilipinas, sa Cebu, kung sino man ang may mga relatives na gustong magbakasyon kayo, puntahan nyo ang monumento ni Lapu-Lapu para ma-feel nyo talaga iba. At saka, maraming tao mga kababayan na nagpunta kasi siyempre makialam din bakit ba ganun ako, nalimutan ko na nga eh. Tapos na nagpunta ako doon, doon ko na relate na lahat na history na, oy, ano ko ito eh, nang nag-aral ako. Pero, alam nyo na, kaya sa mga mystery viewers, sa mga sumisilip-silip dyan, hello po sa inyo. Huwag po niyong kalimutan i-like, comments, and subscribe na po. Click the button all bell para po updated po kayo, no? At saka, i-subscribe na po niya mga kabayan kasi gaya ng sinabi ko to all my viewers, followers, subscribers, kayo po ang nag-ilaw ng bahay ko. Maraming salamat po sa pagtangkilik niyo sa munti kong bahay, sa unending support niyo. Gaya ng sinabi ko dati, na saan man ako makakarating, kasama po kayo. You are a part of my journey. So, sana panoorin po ninyo ang video na ito simula beginning hanggang dulo para po may konti po kayong kaalaman sa mga hindi naman po mahilig sa history. Sisimula na po nating anuhin, no? Kasi mga kababayan, saan man tayo makakarating, sa ang sulok man ng mundo tayo naroroon, alam niyo ba po na kailangan natin na hindi malimutan ang heritage natin. Na sa akin po, ako po ay taas noo na isisigaw ko po na proud to be a Filipino. Ako po ay Filipino. Magmix mo naman ang nationality, pero nasa dugo mo ang pagiging Filipino. Kasi po, alam niyo na, ang taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi din makakarating sa paruroonan. Kaya nga mga kababayan na kailangan talaga na hindi natin malimutan ang mga ninuno natin at saka refreshment na rin, konting aral at saka para ito sa lahat, I am proudly happy, thankful for all of you, for all your support sa pag-ilaw ng bahay ko
utang na loob ko po sa inyo ang lahat. Tsaka maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta. Saan man ako makakarating, kasama po kayo sa journey ko. Once again po, thank you so much for all of you. I love you all and see you on my next video. Bye-bye. Love you all.